Magsi tayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Sabado po ngayon, tayo po'y humihingi ng tulong sa ating mahal na Birheng Maria para sa mga pangangailangan nating espiritual. Nagdarasal ang ating Nanay sa langit at tayo'y makaiwas. Hindi tayo mapahamak sa apoy ng impyerno. Imbis tayo, sampu, yung buo natin mga mahal sa buhay ay makapasok sa kaharian ng kanyang anak. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa iyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkalo mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birhing si Santa Maria ang mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalatiang walang katapusan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang lebadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng lebadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng 430 taon nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ng Panginoon. Nang magdamag na yaon, sila iniligtas ng Panginoon at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na yaon
ay itinalaga nila sa pag-aalaala sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ang pag-aalaalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Nang tayo'y malupig ng mga kaaway, di niya nilimot. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at di matatapos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang mga panganay ng mga Ehipsyo ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay di kumukupas at pangwalang hanggan. Ang nasa Ehiptong mga Israelita, siya ang naglabas. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at hindi kukupas. Ang ginamit niya ay mga kamay niyang makapangyarihan. Ginawa niya ito pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang dagat ng tambo ay kanyang hinati at natuyong tunay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Ang pag-ibig niya ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang harit paraon at ang hukbo nito ay kanyang nilunod. Ang pag-ibig niya ay pangwalang hanggan, hindi matatapos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad talo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis. Lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadyay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig sa lansang ay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang ito'y katarungang mapagtagumpay niyang ganap.
at ang pag-asa ng tao sa Kanya ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa patuloy nating debosyon. Kahapon, Biyernes, napakadaming deboto dito. At patuloy po tayo nagdadasal para sa isa. Napakadaming tao sapagkat marami tayong mga pangangailangan sa larangan ng trabaho, sa larangan ng pamilya, sa larangan ng kalusugan, sa larangan ng pag-ibig at iba pang mga kaugnayan at iba't iba pa mga nilalaman ng puso. Palakasin tayo ng ating pagbasa. Sinusubaybayan po natin ang aklat ng Eksodo. Ito ang kanilang paglalakbay. Sa wakas, nakalaya na sila sa pag-aalipusta, opresyon ni Paraon ng mga Ehipsyo. At ngayon, lalakad na po sila patungo sa ipinangakong lupa, ang lupa ng gatas at pulukpukyutan. Kaya kinikwento, daladala nila ang kanilang mga gamit. Matagal na sila doon. At ngayon, nasa panibago silang sitwasyon. Sinasamahan sila ng Diyos. Katulad natin, meron tayong mga bagong pagsubok. Marami tayong mga tanong, agam-agam, mahalaga, tiwala tayo, sinasamahan tayo ng Panginoon. Sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Mateo, yan na, yung mga kontrabida, yung mga pareseyo, nagkukutsaban, nag-uusap-usap, nagpaplano-plano na sila, matatalino sila. Ano ang kanilang tema? Kung papaano nila papatayin si Jesus. Papatay ng tao. Yan ang kanilang pakana. Conspiracy. Si Jesus naman patuloy sa paggagawa ng mabuti. May pinapagaling. Oh, huwag mo sasabihin, huwag niyo ikakalat ito, may papamalita. Lihim, sikreto, patago lamang ito. Huwag kayo magsasalita. Ayun lang naman ang pakiusap ko sa iyo. Gagaling kayo. Yung karamdaman niyo matindi. Hindi na kayo magkakasakit. Yung kapansanan niyo, wala. Pakiusap ko lang, huwag kayong magsasalita tungkol dito. Yung mga tao, di nila mapagilan. O, ano nangyari sa iyo? Sabi ng mga kanilang mga parokada, paano ka gumaling? Ayun, nagkwento na. At si Mateo naman, yung propesiya ni Propeta Isaias tungkol sa Mesiyas, ito na yung katuparan. Kaya ang ating ibig sabihin, si Jesus, mabait, banal, hindi siya mapaghiganti. Hindi siya magaliting tao. Hindi siya yung, oh, laban tayo. Hindi po yun. Siya'y pinagdadasal pa niya yung mga nagpaplano kung paano papatayin siya. Napakabait ng Panginoon. Sabado ngayon, salamat mahal na Biring Maria na kami ang inyong mga anak. Ayaw niyo kaming mapahamak. Ayaw niyo po kaming mapunta sa apoy na impyerno, bagamat kami yung mga gawain namin pang impyerno. Di namin pang alam. Di ba? Kayo, nagdadasal. Nagsasakripisyo. Iniisip ang lahat. Nagmamakaawa. Para tayo'y hindi mahulog. Mahirap na kasi kung mahulog. Eh kasi, para sa isang magulang, mawala ang anak mo. Hindi ito numero. O, meron akong 10. Marami kayo. O, ilan tayo? Ay, okay lang. Sa dalawa. Yung iba, ganun mag-isip. Mala negosyo. Kalkulasyon na nila yung lugi. Hindi. Sige po.
sa tulong ni Maria, ni San Jose, at mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo na si San Roque. Ako, may mga variant pa ngayon, may protection yan na po kami. Mahirap nang tumaas na naman bigla yung mga kaso at hihigpit na naman. Sana po ay, kung maaari, ay hindi mangyari yun. Tayo po ay maging bukas sa kalooban ng Ama. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos, ang ating mahabaging Ama. Siyang hindi tumatalikod sa mga may hirap at sa mga nangangailangan. Tugon po natin, Ama ng mga dukha at may hina, maawa ka sa amin. Ama ng mga dukha, may hina, maawa ka sa amin. Ang simbahan naway makita bilang tahanan para sa mga may hina at mga dukha, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga lingkod publiko, naway tunay na maglingkod sa kanilang pinamumunuan ng may matuwid na hangarin, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga nagtalaga ng kanilang mga sarili sa kabanalan, naway ibigay ang buong buhay nila sa Diyos at sa simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pagiging saksi, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway tingnan natin ng may habag at unawa, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Mahabaging Ama, gawin mo kaming tunay na malingkod ng iyong pagmamahal. Maging katulad nawa kami ng iyong anak na dumating hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod, hinili namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ni Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakapanginabangan at sa buong sambayanan niya ng banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng makasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birhing Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birhing totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak,
nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan, niahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, imabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin may simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos na kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo nga aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipakita sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus, at ang puso'y kaya.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa Mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pintakasi na may karamdaman, dingabing mo po ang aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Ano'y kayo narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkananta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay luhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala nilang mga pangako ng sa binyag. May kalong ibingan at paglining ko ng bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Siya